Bossing Kapadya, kamusta na ka dyan? Kamusta na po ang inyong mga bike? Nandito na naman po tayo. At ngayong araw is magpapalit tayo ng brake at shifter ng ating mountain bike. So, kasi diba, nung nakaraang video natin is inayos na natin yung ating submit beetle gap. So ngayon naman ay yung brake naman ang papalitan natin at yung shifter niya na Shimano MT-200. So magpapatulong na naman po tayo kay Carlo Hernandez na ating pinsan kasi kapilido natin yan. So tara, let's go! So yun na nga mga bossing kapadyak, nandito na naman tayo kila Carlo sa kanyang den. So Carlo, magandang umaga sa'yo. So unbox muna natin ang ating brake set tsaka ano yan, shifter. Unbox na natin tong ano ba to, Shimano Hydraulic Drift Brake. Ano yan yung brake natin, MT-200. So ito yung shifter natin na Shimano Oliveira. So, game, fight! Maliwanag naman kahit walang ilaw, yun na Carlo. Yan mga bossing kapadyak, unboxing tayo ng Shimano MT-200 ngayon tsaka Shimano shifting lever. Kasi importante rin ito dahil yung shifting lever natin tsaka yung brake is medyo may diferensya na. So yung... Ha? Ito pa yung likod. Ayan. Ayan yung likod. Ayan yung rear na brake ano. Fittings po tsaka... Fittings tsaka yung ano niya, mga bolts niya na merong ano bang tawag dito, yung blue na yan eh. Ayan. So ito yung sa kanan, may kanan pala tsaka kaliwa no? Sige Carlo, huwag kamay yan. Ito naman yung kaliwang Shimano MT-200 na hydraulic brakes natin. So ganun din, ayan yung sa brake, no? Ayan, may fittings ulit. Tapos merong love letter doon. Mahaba po. So ano na yung model ng brake na yun dati? Parang ibang ano yun, no? Shimano parang... Mas model po dito. Oo, naunang model. Mamaya nandito sa screen yun, ilalagay natin kasi hindi ko papisado yung mga ano eh, yung mga brakes na yun eh. So ito namang i-unbox natin mga bossing kapadyak, yung shifter na ako. Alive yung shifter naman kasi nga yung shifter natin talaga ang may sira talaga eh. Hindi na siya smooth mag-shift ng Carlin. So yung mga Shimano MT-200 naman is ano naman yan, mga original kasi galing ito sa bike, tapos binigyan pa kami ng sticker ng bossing doon sa bike, Imos Cavite. So maraming salamat po. Tapos yung shifter, saan ba to? Sa Philstar. Ayun, ito yung left and right na Shimano shifter yan. Alipio. Shimano Alipio shifter. Tapos kasama na po siya ano, cable tsaka housing. Ayun, may kasama na siyang cable tsaka housing. Ba't para maliit? Ganun ba talaga? Pang ano po to? Hindi ko siya pangitiyak na ito. So ang gagamitin natin na kwan? Yung dati pa rin? Opo, na housing. Pero ito parang hindi natin magagamit ngayon. At least may kasama ng ano. No? So may love letter pa rin. Meron pa rin po. Sulatan mo na. So ayan, so ilalagay na ba natin Carlo? Sige, so let's go. Kapit na natin agad yan, hindi na pinapatagal yan. So mga boss, may nag-helmet ako kanina kasi mainit eh, medyo inubad ko. Ayan, kalagay lang dyan. Palusot na naman si Chris Polo. Ito yung bike natin, so ginawa natin yung hubs nito nung karang Carlo, no? So saglit lang, marunong na kasi siya mag-repack ng ano. So sa susunod yung isa naman yung body niya. So ayan po yung ano, pakita ko lang, ano yung kabit na namin. Ayan. Maayos na po yan. Medyo humina nga lang yung tunog kasi nga nalagyan natin ng grasa. Pero pag tagal yan, lalakas ulit. So tara Carlo, palagay na natin. So tatanggalin pa natin ito. No? So tatanggalin na po namin yung isang Shimano brakes namin dito. Or para maikabit yung Shimano MT-200. Kasi mahalaga po itong brakes na ito tsaka shifter kung halimbawa may rides kayo, no Carlo, no? Kasi nga, kung pumalpak yan,
exempt lang ka ng malayo dyan, lalo na pag lusong, no Carlo, no? Lusong ka dun sa ano? Sa sungay? Doon ka matutusok, no? Pag sumimplang ka. Sungay, eh. So, ayan si Carlo, tinatanggal niya na yung brake at yung shifter. So, ito pong brake at shifter, Carlo, doon natin lalagay sa gravel bike, no? Pansamantala yung shifter kasi nga papalitan natin ng corner bar yung kanyang drop bar. So natanggal na yung dalawang handle grip niya. Handle grip ba? No? Handle grip niya. Tinatanggal na yung ating shifter at brake. So take your time lang, Carlo. Huwag kagaano magmadali. Ganyan talaga. Kasi baka natataranta si Boss Carlo, eh. So nakalagay yung model niya rito minsan sa ilalim, Carlo. Eh. Nasa ilalim. Nasaan pa? Ayun, ito yung kanyang model, mga boss, ito pa dyan. Ayaw tumutok, eh. So ito po pala yung model ni Shimano hydraulic brakes. Ayan, ano ba nakalagay, Carlo? Ayan, Malaysia BLM 815. Ayan, 32.2. Ayan, kayo na bahala, mga boss, kapag dyan na tumingin. Kasi malilit yung sulat. Ayan na. So tatanggalin na yan. Saka yung isang brake natin. Ay, kakabit. Tatanggalin pala hanggang doon. So yung ating alibi group set at brake, mga boss ng kapadyat, is matagal na pala yan, almost 3 years, lampas 3 years na, mga boss ng kapadyat, baka magpo 4 years na, eh. So kung gusto mo makita yung ibang video natin, kasi nga nandun po yun yung ating mga pyesa kung kailan natin nabili, kasi karamihan ng pyesa naman natin dati is second hand lang. Ang tanging brand nyo lang po dyan is yung Alibi group set natin. Ano? So yung brake natin na kanina na yun, Shimano hydraulic brakes, is second hand lang po yan. Pero hanggang ngayon, goods pa rin. So ngayon lang tayo magpapalit ng brake set. Carlo, no? Sa paglipas ng 3 years, 4 years, ngayon lang papalitan, di ba? Kasi importante yan, eh. At least sa pakinabangan, ano, Carlo, no? Yung iba, 1 year, 2 years lang, wala na, no? Pero ito, matibay rin. Kahit second hand lang nabili. Kasi yung pinagbilang ko din dati niya, Carlo, is ano, eh, tropa rin. Kaya hindi ka talaga dadayain, no? Eh, yung iba kasi, di ba, bebenta sa'yo, malinis nga, parang bago. Pagbili mo, sira agad. Yung kumbaga, naloko ka, ano, scam, ano? Pero yun, hindi. Hanggang ngayon, pwede pa. So, yun yung ipapalit natin dun sa gravel bike natin. So, yun na nga. Yun yung kaninang in-unbox natin, yung Shimano Alibi. Yan, tatanggalin na ni Carlo. Ito po, puputulin po natin. No? Kasi, naka-impiat na rin po siya. Paano yun? Pwede pa? Pwede naman. Konti lang naman. Ano? Talaga lang po na painting ko lang. Diba? So puputulin na yun kasi naka-internal cabling para madali lang siya maikabit ulit, Carlo. Matanggal. Tatanggalin ba? Oo. So po natin siya. Sige. So ang ginawa natin, mga boss ko pa dyan, ang ginawa ni Carlo is tinanggal muna yung pati yung cord or housing ng cord ng ano, ano bang tawag na ng brakes, kasi para ilalagay na natin yung ano, ating MT200. So nilagay niya ng alam mo ito para mamaya madali lang ilahin, ano, Carlo, na kasi naka ano tayo, eh, internal cabling, para isang ilan na lang yun dito. Kabit na natin yung left Shimano MT200 brakes natin, mga bossing.
So mga bangsi kapadyak, na ikabit na natin yung left Shimano hydraulic brakes natin. Ayan. Tapos yung sa baba, ito yung brake niya, brake caliper niya. So yung kanan naman ang lalagay natin, ayan si Carla. So ayan, madali niya lang naisuot kasi dahil dun sa alambre kanina, pag hila mo, pasok dun sa taas, no, dun sa labas niya, no, sa exit niya. So yun, naikabit niya agad ito. Kasi andito yung alambre kanina pag gatak niya ron. Nandun na agad, Carlo, no? Kasi pagka walang alambre ganun, hirap, no? Makangapa ka doon dahil hahanapin mo pa yan. So napadali yung trabaho mo sa paraan na yun, no, Carlo, di ba? So ano yun, ha? Parang hack na, di ba? Yun, maganda. So kakabit na natin yun sa right hydraulic brakes na Shimano MT200 natin. So ayan. Tapos itong shifter, yung bag, ano na yun, ano? Yung Olivio, so Shimano Olivio na rin yung bag. Kasi nga, importanteng mapalat yun din yun dahil palyado na. Ito pa, puputulan kasi mahaba. So ayan, puputulan kasi mahaba. Nakakabit na po yung left and right na Shimano hydraulic brakes natin na MT200, tapos yung ano na lang ito para dun sa Shimano Olivio shifter natin. So maganda pala yung cable wire ng ano, Shimano Olivio, kahit na wala pang ilan nilalagay. Ano, color green siya, medyo madulas-dulas na siya, hindi tulad nung ayun, yung regular lang na cable wire is medyo madulas din. Pero mas madulas yung kulay na cable wire green ang ano. Tsaka mukhang ano talaga siya, quality cable wire Shimano Olivio. So ayun, si Carlo nire-ready niya nga lagyan ng ano, lagyan to, no, ng grease para smooth yung pag-shifter natin. Ayan, mga bossing kapadyak, tapos nang naikabit yung Shimano hydraulic brakes natin. So left and right po yun. So ito, ayan, nakakabit na. Kasi importante po mapalitan na natin kasi para mapayungatan po yung ating sarili. Kasi nga po medyo falsifikado na yung brake natin tsaka yung shifter natin. Kasi number one po yun, kung ano yung ating upgrade is yung unang-una natin gagawin is yung brake tsaka yung shifter niya para safe po yung ating sarili kapag ka nag-rides po tayo. Ayan. Ito po yung Shimano hydraulic brakes MT200, tapos yung Olivio shifter niya. Tapos yan ang ating, Carlo, sound check na natin ulit para makita natin o marinig natin yung ano, kinabit natin. So yung nakita nyo po, ano, napanood nyo yung nakarang video namin. So ito na po siya, yung nilagyan namin ng ano, Carlo, nananang bearing. Oh, ito na siya. So andito po yung ano, size ng bearing niya, size yung lalagay ko na lang. So yun lang po, mga bossing kapadyak, ano, wala ka bang sa shoutout yung girlfriend mo? O mga tropa dyan sa Tukwahan? Wala naman, wala pa. So, maraming salamat, Carlo, dahil tinulungan mo kung magawa tong bike natin. So yun lang. So yun, tulad ng sinabi ko, si Carlo is dito lang sa Nii Road, dito sa may ano na ito, Carlo? Kalsadang Bago. So kung gusto nyo magpayas sa kanya or magpagawa ng bike, yan, marami siyang tools dito. Sadyan nyo lang po siya rito or tawagan nyo siya dito sa number na to, dahil ilalagay po natin dito sa screen yung pati yung kanyang Facebook. So yun lang, mga bossing kapadyak, ano? So kung nagustuhan nyo po yung video natin ngayong araw is
paki-like and subscribe na rin yan. And hit the notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin or sa dadating po or sa bago nating videos. Ano. So ang pinakalaga mga bossing kapadyak is ride safe and God bless us all.